Hello everyone! So today we will be doing another fragrance review. Ayan, no, as you can see sa ating pong title, ang gagawin po natin is we will be reviewing The Angel Share by Kilian at yung kanya pong mga dupes. So, kamusta ba ang Angel Share? Yung dupes niya, kamusta ba? And everything else about this magnificent perfume. Stay tuned po. Ayun, so before anything else, of course, pupunta muna tayo sa OG. No? This is The Angel Share by Kilian. As you can see here, I have a decant bottle. No? First time ko po itong na-try was last year. And I am excited. I got myself a 20ml na darating po next month. No? So anyway, nung na-sniff ko po ito, this is definitely right up my alley. A beautiful, boozy, sweet, woody fragrance, no? Napaka well blended. Solid ito, no? And before we go further, siguro bigyan ko lang po kayo ng short background, no? Of what Angel Share is by Kilian, no? So, Angel Share, no? This is under the Liqueurs perfume collection ni Kilian Hennessy. Of course, you would see, aside from Angel Share, you would see Blue Moon Ginger Dash or Luhuer Vert, no, Roses on Ice, Apple Brandy on the Rocks. Pero siguro Angel Share ay yung pinakakilala sa frag community, no. So this is a 2020 release ng Kilian, and I tried researching, no, ano ba yung pinagbulan nitong Angel Share, no. So according to my research, no, this is Kilian Hennessy's way of paying tribute, no, sa cognac making heritage nila. Actually, 8th generation na siya. And Angel Share, apparently this comes from this thing that happens, no, as a alcoholic drink na during aging na meron daw nare-release na percentage ng alcohol, or it is lost during evaporation. At sabi po nila, this, as it is released in the air, this is offered to the gods. May ganun po silang kumbaga understanding, or this is a time where the angels share yung released or evaporated na percentage ng alcoholic drink. So very interesting kung paano po nila nakuha yung name ng Angel Share. And of course, this is a creation by Benoit Lapuza. No, apparently very interesting, no, nakita ko na siya din yung perfumer behind Sand Desert at Sunset ng Zara. Of course, isa yan sa hype ngayon under Zara, kasi it is a 2023 release at maraming nagsasabi na yan daw po ay kamay ng Angel Share. So siguro quick fun fact lang sa bawat isa, no, na same yung perfumer ni Angel Share at nung Sand Desert at Sunset. Ayun, no, so perfume accords, I will post it here. Angel Share is woody, warm, spicy, sweet, vanillic, may cinnamon and amber. And the notes, the top note is cognac, and sa mid may oak, may cinnamon, may tonka bean. Tapos sa base may praline, may vanilla, may sandalwood, no. So guys, as you can imagine, no, this is sweet, this is boozy, this is woody, vanillic. And if you would try to determine kung paano po nagde-develop yung kanyang scent profile, of course sa top yung booziness at yung sweetness, yung warm spiciness ng cognac, tapos it is supported by cinnamon and tonka bean. Tapos the oak note gives heft to it, no, or yung character, yung bigat, no, at yung woodiness, tsaka po may slightly na earthy facet because of the oak. Siguro isa po ito sa hindi nakukuha ng mga nagtatry na mag-copy ng Angel Share. Actually, ang isa lang siya narinig ko na nag-copy na may prominent na oak Angel Share note or Angel Share use ay yung Brooklyn Fragrance Lovers ng
Alexandria, hindi ko pa po na-try yun. Pero yun, no, yung oak note, this should be prominent. Tapos, sa base, there's this use ng parang toasted almond effect ng praline. No, kaya po nagiging defined yung parang burnt sensation ng tonka bean. So, lahat po yan, it is well blended. Basically, guys, this is a date night scent. At hindi siya katulad ng ibang fragrances as you would expect na it is loud. Hindi po, this is created as an intimate scent. No, so, yan po ang Angel's Share. Yan po ang beauty, kumbaga, ng Angel's Share. At talagang puring-puri ako sa fragrance na ito. Pero, meron pong mga dupes na lumabas. No, for the price of the Angel's Share, guys, yung 50 ml lalo, so much more yung 100 ml, talagang marami po ang hindi makakaya yung price ng Angel's Share. Pero meron pong mga clones na lumabas. I have here Kismet Angel by Latafa. No, meron po akong decant ng Kismet Angel. Tapos meron po akong Cocktail Intense by Fragrance World. At meron po akong Premix blend from KNR Sensation. No, so yan po yung kanyang bottle or sample. Tapos meron po ako ditong Fire Your Desire, no, by Emir. At meron po akong Camera by Latafa din, no. So ito po yung mga nagtry magdupe or magclone, kumopya ng OG. Guys, no, siguro just a reiteration, the OG is boozy, and this is along the lines po siguro, if you could imagine perfumes like Parfums de Marly Ouajan, or I have here the 1 million Privé ng Paco Rabanne, or this is El Capriccio del Maestro ng Nobile 1942. At marami po nagsasabi na nag-start po yan sa scent profile ng Ambre Narguilé ng Hermès. Definitely, that boozy profile, napakaganda lamang po, no? Napakagaling lang. So, anyway, going po doon sa clones that I have. No, siguro, para po hindi tayo matagalan, I would just give my observations, no, with the clones as compared sa OG. Basically, upon smelling side by side ang OG sa kanyang clones, guys, wala pong nakakuha talaga, I would say, ng smoothness, ng transitions, ng Angel's Share. Of course, iba pong kwento itong Camera ng Latafa, pero yung mga clones na meron ay hindi po nila nakuha. Kung hindi mo siya sniff side by side sa OG, you would say na, oh nga, no, Angel's Share. It gives you the idea, pero wala po talagang 1:1 na nakakuha ng OG. OG is OG, guys, no? Pero, again, for the price point, for an alternative, you could say, meron po tayong mga clones, no, na pwede po nating magamit. So, again, no, sa opening, guys, sa lahat ng ito, wala po nakakuha, basically. Wala po nakakuha nung use ng cognac. No, yung iba po, pumupunta sila kaagad sa, parang naghahalo, no, the blast, alcohol blast, tapos may boozy note, tapos may cinnamon, may praline, naghahalo-halo na sila lahat, may tonka bean. Yun po yung na-observe ko, no, and isa pang observation ko, guys, overall, siguro, kung may masasabi akong pinakamalapit, siguro in terms of scent profile, I would say na siguro it would be Maison Alhambra's Kismet Angel, no, in terms po siguro ng ginagawa sa top. Pero pag overall, siguro it would be Cocktail Intense, no, ng Fragrance World
siguro silang dalawa na dito na po naglalaro yung pinakamalapit. And kung may most balance, it would be the mix, the premix of KNR Sensation. Sa tingin ko po, gumamit po sila ng mas prominent na florals, no? May siguro florals like Immortelle or Tube Rose, yung mga ganyan pong mga florals to balance the florals and the sweetness. Tapos siguro yung pinaka light para sa akin, this would have to be Fire Your Desire ng Emir. Ito na po yung pinaka light, pero ang ganda po ng kanyang battle presentation in fairness, no? Pero para sa akin ito yung pinaka light, no? Makukuha mo yung scent profile pero you would know compared po sa Ojin or even po sa ibang clones na this would be yung pinaka light. Tapos going back po sa Kismet Angel ng Mason Alhambra, para po sa akin siguro ito yung pinaka gusto ko. Aside sa siya yung pinaka nakakuha siguro ng opening, para sa akin maganda yung twist niya dahil may honey to at saka po ng dark chocolate, so may sweetness pero may balance po ng bitterness, no? So para sa akin ito po yung pinaka gusto ko. And I would like to discuss siguro very shortly ito pong camera ng Latafa. So para sa akin ito po yung pinaka loud. Again, sabi ko po kanina, the Angel Share, it is a kind of scent profile na intimate, no? Hindi siya loud, hindi siya on your face na kind ng fragrance, pero ito po ganun yun, no? This is loud, no? Pero para sa akin, no, hindi po siya clone, eh. Siguro I don't know kung anong ginawa ng Latafa. Siguro sinasadya niya na paisipin ng tao, kasi nga naman kung titingnan po ninyo, if you have seen the OG, no, kung titingnan po ninyo yon, para din po siyang baso ng brandy, no? Parang ganun po yung ginagawa nito. Ito po ay ano lang, no, cylindrical, no? Pero basically ang una mong maiisip upon looking at the battle presentation, uy, Killian Angel Share ano to, dupe or clone, no? Pero hindi po, this is loud. Siguro you would get the booziness, pero po may kakaiba siyang parang coconut na smell, most probably the combination of the tuberose and the dates to make that smell. Kasi kung titingnan po ninyo sa Fragrantica, wala naman po akong nakitang coconut note or note that would imply a coconut smell. Siguro pinakamalapit na nga yung tuberose. Tapos para sa akin pa, siguro ang amoy nito, alam niyo po yung bukayo, no? Yung bukayo po, this is a grated or a sweetened coconut meat, no? Yung ganong amoy, parang yun po yung nakukuha ko dito. Well, honestly, no, if hindi to nakalagay sa ganitong bottle, no, I would say na hindi talaga siya dupe ng Angel Share, no? So ayun, no, anyway guys, yun yung aking masasabi sa clones. The verdict, no, the original is the original pa din, wala po makatalo, no? This dupes, they would give you an idea sa scent profile, pero guys, if it weren't for the price point, I would 100% go for the OG. Wala pong kapalit yun, no? Again, no, I would, katulad ng sinabi ko kanina, hindi niya talaga nakuha, no, overall yung scent profile ng OG, the dupes, no? Pero ayun nga, they would give you an idea, and for the price, siguro many would gravitate towards getting the clones, no? So ayun, no, if I would choose again, no, between all the clones that I have here, I would go siguro with Latafa's Kismet Angel, no? Mason Alhambra, no, actually Mason Alhambra is under Latafa pa rin, pero yun nga, if I would choose a clone or a dupe, siguro I would go with Kismet Angel ng Mason Alhambra.
and siguro camera because of the scent profile, no, yung twist na ginawa niya, it is good naman on its own. Tapos performance, no, basically except camera, katulad sa OG, you would expect na hindi loud kasi po naghahanap po ang iba ng loud, no, ng loud na fragrance. Pero kung isipin niyo, loud ba or performing ba, in your face ba ang Kismet Angel or ang Cocktail Intense or Fire Desire, hindi po, kasi hindi naman po talaga loud ang OG. So yun guys, this is a beautiful fragrance, Angel Share. No, wala po kong masabi. Talagang saludo ko sa perfume na ito. Along that line, no, again, no, the 1 million Privé, the PDM Uajan, or the El Capriccio del Maestro, yung scent profile na yan, no, it would give you an idea. Actually po, may na-research pa ako na yung pinakadulo niyan, yung ini-enjoy na natin. Within that line, that scent profile, yung ini-enjoy na po nating Stronger With You Intense lang Emporio Armani. So, yan na po yung, kumbaga, different transitions and different interpretations ng mga perfumer. So, yun lamang po guys, no, I hope this has helped you somehow, no, in understanding in a nutshell si Angel Share and Killian and yung kanya pong dupe. So, ayun, if you find this helpful and interesting, I would like to request for your support. Please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo.